Pampanga, in culinary capital ng Pilipinas. May itong karantan niya Galugar Kedi, ay yung siyudad angles na ngayon niya independent at talino dake ng probinsya ni Pampanga. Kedi yakit na may ihalim ang sikat na pepakanan, Pepanyaluan, skwela ang pong historical balir o gusali na may abutan pa ng panahon na rin ang Espanyol. King Kurusa na dalan ni Santo Etiero ang pong Santo Asario, may yakit din ang duwang Mississippi ng historical gusali. Yung Pamintuan Mansion, ang Museum of Philippine Social History, at yung Pisambang Marugul o Holy Rosary Parish Church. Pisabianta mo kayong dokumentasyon na hini, ringaduang pelago na gusali at yung nanuhing katungkulan at importansya na kayong lusod na ng Angeles. Ayuing sabla, kaya katayang pisabian ng Angeles, nino-nino at pakanano yung mebuo ing balen. Kaya be Miss Joy L. Cruz, Heritage, Culture and Arts Officer King Sinupan Sing Sing, nagkakatamong apan na yun, sabi-sabi tamong pakibalwan ang pangabuo ng balen ng Angeles. Angeleños, nino ikatamo. This is the house of Don Angel Pantaleon de Miranda. If you do not know Don Angel, we are called Angeles because of him, from his name. He's the founder of Angeles City together with his wife, Doña Rosalia de Jesus, and this is their house. This is the oldest house in Angeles City right now, existing and still being used as a residence of the descendants. And I was a mayor in San Fernando, Governor del Chile ng house kanina. Linipat yung Angeles kasi palagi mag-flood in San Fernando and Bisaya rin livelihood ng more guys. So, may ngubat ya kaya ti Angeles. Ngubat ya pa kanita. Kanitang panahon na ito, patang naling lininis mo, kaya ka na. So, pa kanya nangyayari. At aliwa mo yung may ngubat kaya ti Angeles. Then, pamintuan. Then, paras. Then, dakat pang aliwa-limang pamilya. Then, Lacson. Yung talag kaya ti Angeles, may ngubat na maglinis lang. Siguro mo ang leadership qualities na mas angat niya kaya pin yung lalawenda mo rin na kaya. Angeles had sugar, Angeles had cocoa. Kaya pin natin ang tradition of chocolate de Paterol. Sugar cane became the main produce. Kaya, eh, at that time, sugar is yapin yung gold. So may kwarta until such time na bisa ng kawa ni Ing Angeles from San Fernando. Kasi pariyo yaman eh. Pero bisa ng kawa ni because eda no kasun do den pari. Kanita, den kumbaga very sagrado katoliko la rin tao. So, itang pari kay San Fernando, inedaratang, iapupunta kay Angeles para mag-misa. They got frustrated and they wanted a separate area, bantang ating nalang sarili ng parish priest. So, eventually, that was granted December 8, 1829. May granted ang mikawani ni Ing Angeles from San Fernando. In 1964, may ginning city in Angeles. Holy Rosary Parish Church, pamastanyag kang lagyong pisambang Marugul. Etong karing pekamasanding a pisamban king Central Luzon at matwang istruktura kang balen ng Angeles. Saksiya iti kang masanting ang pong matsurang mingyari kang istorya na ning balen pati na ning kakatang bansa. Mula harap hanggang gulot, tuklasan tayo ing malagong istorya ning pisambang Marugul. Ang ini ng Holy Rosary Parish Church na mas kilala bilang Pisambang Marugul. Naikumpisahin pundasyon na ninyo ng October 1877. Muli ka rin sa hapda rin ng unang pamilya na pinamunahan ng Don Mariano V. Henson. Apatala ka daily na niya kapanahon na naging Espanyol. At ini, ito niya ka rin mayalagang lugar dahil king istorya na mga nga mayamaya buo. Ang arkitekto na akong ilinyero na ay Don Antonio de la Camara na may libat pa kami. May patalakan din isang buong Marugul mga 1877 hanggang 1896. With regards to the history of the parish, kasi nagsimula yung history ng parish, kasabay niya yung history ng city. So, yung Pulyan,
barangay ko yatin. Nagsimula yun ng 1796 when Don Angel Pantaleon de Miranda, mayor ng San Fernando, pumunta siya dito sa Antilles, sa Culiat, barangay Culiat. So nag-clear sila ng area dito, and then habang nag-clear sila ng mga forest na puno ng Culiat vines, yung asawa niya si Doña Rosaria de Jesus, nagpo-procession sila dito. So yung procession nila dyan, dala-dala nila yung image ng Santa Rosaria to bless the area, lahat ng mga places na nilandaanan niya o nag-clear ng mga tauhan ni Don Angel. So yung procession na yun is in honor of the Virgen del Santa Rosaria. And then in 1812, nagkaroon na sila ng chapel dyan sa ano din, sa in honor of Virgen del Rosaria, Our Lady of the Holy Rosary. And in 1829, naging parish na siya kasabay ng pagiging town ng Angeles, from Puglia to Angeles. And it was named after Don Angel Pantaleon, kaya Angeles tayo. Ang ating titular patron are the Holy Virgin Angels, kasi na-celebrate natin every October. Noong 1886, yung primerong kapitanan ng isang ban, milyaring minunong misa, yung pangadwa naman ang 1891, kaya being kapitanan ng simbol. Kanyang 1896, minuna din kay Patutog, Gampa ng Pambal. At kanyang 1909, mayari ang huli ng Pisambong Mar. Uling, the church was not built by the Spaniards. It was built by Don Angel and all the people living in Angeles at that time. So, private individuals na rin yun. Big fund, may donating lupa, may donating time, may donating ebon. Bali lahat ang ebon na rin palikita. So, it was not forced labor. It was not forced labor. Voluntary lang sinaw ng tao. Nandipin kaya rin, medyo may ganyan topic kasi no ka rin daigwa na polos and servicios yung milyari kay niya. So, pinto mi nga lang ang delivery bro, no? Naming source na. But all the books that we looked at, ala na mention. Voluntarily, ha? Napapin eh, voluntarily. Kailinggulot mi sa mban, milyari ang pamagpadeda ng Espanyol para nag-rebel yung Pilipino. At dinamit niya ng US Army bilang military hospital at yung 1899. Kanyang World War II, ay sila ay kampana na ng Pisambal o rin agad na rin pepata na magulit yung gobyerno gamit ng Saw na rin Amerikano. At mayari ang mo rin kagad yung kanyang primero 1944. Yung HRPC ngayon ay magsilbi ang religious center ngayon ng Angeles City. Mukha talaga dyan kay ngarap na ng dating City Hall na ngayon ay ang museo ng Angeles. At huwag ka rin paninayang makasyon na rin kapangtangan tuwing Malialdo ay yung Good Friday procession ang pungin sa loob. Na magaganap kaining Nepo parking lot kaining Ciudad Angeles at mayaring ang traditional na pamagigit na ning Pabiyang Yeso Cristo at ning Birheng Maria. Kinilala ning National Historical Commission of the Philippines ning Museum of Philippine Social History o mas kilala kang Lagyong Pamintuan Mansion. Bilang metong kareng historical sites and landmarks na ning bansa, Keti, miyakiting miyayaliw ang exhibit tungkol keng kultura, paniniwala, at istorya na ning bale pati na ning bansa. Kaya katayang pakibalwan, nino-nino reng importanteng tao at inapangkin, maging mikibandi, at mikabanding eni, at nung nano ing dinanas na umpisa keng papanganalakan. Republikaneng Pilipinas, dapat yung pwersang Amerikano na niyang 89. Biging niya namang pansamantalang tanggapan ng Presidente Emilio Aguinaldo habang sasadyan na yung tarlak na maging kabisera na niyang Republika. At yung harap na, may ganaping paradang militar na niyang bisperas na niyang proklamasyon na niyang kalayaan na niyang Pilipinas na niyang banwang 89. Biging niya namang himpilan ng General Arthur MacArthur balad na rin piloto kamikaze ni Mungi Popowig ni Hapon. At sa hindi Pedro Tablante
Inimension kayang pamilya paming tuwan. At pwede niyang extension ng balipamaraan na ng Angeles. At selling niya ng Banko Sentral ng Pilipinas habang pagkaloob niya ng pamilya Tablante ng bali para sa mas nande. At karin, isinalin niya ng Pabansang Komisyon pangpasaysayan ng Pilipinas na niya mo niyo 17-21. This is the House of the Pamintuans, Don Florentino Pamintuan, built 1890 ata, some time, pangalan ng time. It is the most significant building, Kitty Angeles, aside from the church, kasi it's very historical. Many famous people lived in this house, particularly General Luna, Emilio Aguinaldo, Arthur MacArthur. Will L. Quezon stayed in the house King Lipat, the house of Jose Sanchez, ng Yenilan Bakla. He stayed parang 1 month in Balengay. And it so happened na during June 12, 1899, 1 year after the Declaration of Independence in Cavite, Atula came and they celebrated Independence Day here in Angeles City. So ito, itong Pamintuan Mansion, itong balera yung Pamintuan, yung Florentino Pamintuan. Huling, yung Florentino kasi, they're considered as the first Kapampangan millionaire. They were very, very rich. Na tipong atin niya pala Spain, atin niya pala US. At he was very influential in the national government. At yung letrato, at Chuya Libotad, yung kasiping na i-Osmeña, i-Quezon, i-Gabaldon, i-Rojas, yung at Chuya Libotad can picture. And when you're in the middle of the picture, bun sabihan ni kayo, it's important. And they were at his house. Makitudtud na kaya, kaya lang makitok na. So, he was not involved in politics, pero financier, yeah. Although ito, pinuling very rich na, tinchismi, actually, tinchismi sini. May kidnapping na ito ka rin, kaanak na. And because of that, may takutan na may ako nung Kitty Angeles. Pisa ni din Baleda. Anyang Pisa Lide, takal ng milyari kembali. May ganyang hotel, may ganyang city hall annex, other things na up to the point na talagang masisira niya. Pero din, some people who are very well versed in history, that ang medyo masabal Kitty Angeles, Pintalando rin, actually Imelda yata, Imelda Marcos yung Pintalando, and Imelda sent, ano nila yun? Governor or something. Jaime Laya. Jaime Laya was the president of Caicanita. Was the head of the Banco Central. So, pesa yung nandeng bale, so selling ni ning Kai, ning Banco Central, karenta planti, dito may kasali. Sili din doti kaya ba't pa-renovate din. So for a long time, yung Pamintuan Mansion was owned by Banco Central and picking the parang kaya. Kendama. At yung vault, at yung kaya kendama deposit ng pera or something. Yan, parang makalala yung gagawin na kanila. Until such time na may kapagpatalakad ng buying building na better, mas better ka rin needs na King San Fernando. And the ownership of the mansion was transferred to the National Historical Commission of the Philippines. So in National Historical Commission, yan ang ibandingin at gawa ng museum. There are 6 significant events that happened in Angeles City. Number 1 is the clearing of the forest in 1796. So nilinis ng Don Angel ng and all the others niya, pati din pamintuan, nilinis din gubat. Itang may ganyang town, in Angeles, na kinawanin niya San Fernando, which is in December 8, 1829. Philippine-American War in 1899.
So, iapintay tayo mga chulari, hindi ka ginado kanya. And then, Japanese period, or itang World War II. And then, itang cityhood, itang may ganyang city in Angeles, which is in January 1, 1964. May ganyang city in Angeles. And then, itang pinatubo. So, yung hirap yung pinatubo, major kaya na naman king kwento na ni Angeles. So, there are six activities, six events na very significant for Angeles. At itaing malating parti na ning kasaysayan na ning Angeles. Ikitaya makananuya minis bong ing Angeles. Anyang ining kasalukuyan, dapat tayang ituloy ing pamag-asenso na ning Angeles hanggang king inaharap para kaya katamungan, lalo na para ka rin susunod na henerasyon daring Angelenos.